What's up mga idol? Kumusta kayong lahat? Welcome sa ating channel. Sa video na to ay mag-convert tayo ng battery from Redmi to Oppo battery dahil nakatatlong palit na po ito ng battery mga idol ng replacement at madali talagang lumubo at malubat. Ayan, kung napapansin nyo po, nakita na po natin yung likod na umangat na po talaga dahil lumubo na naman ang pangatlong palit na battery nito. Kaya napalaki talaga ng gastos ang may-ari nito at dahil napanood po ang ating video na nag-convert po tayo ng mga original battery para mas tumagal na po malubat. At ito po yung problema. So, ayan mga idol, 3 times na po ito pinalitan ng battery kaya gusto na po niya mga idol na galing po sa unit i-convert natin. Dahil nagiinit din po ito mga idol kaya daw mas madali malubat. Ayan, basahan nyo na lang yun mga idol. At ito po yung hitsura ng battery mga idol. So, kapag replacement na talaga mga idol ay talagang iba na po ang quality ng battery. Kaya mapapansin nyo po mga idol, kusa na po umangat ang likod dahil sa paglubo ng battery. Ayan, tanggalin muna natin. So, ingat po yan dahil fingerprint flex po yan. Happy Halloween po sa inyong lahat mga idol at sana nasa maayos tayong kalagayan lahat ngayon. Ayan na nga mga idol. So, kung napapansin nyo po, silipin natin yung battery. Yung flex talaga niya ay nagsiangata na at pati po pala yung frame niya mga idol ay baluktot na. So, tanggalin muna natin yung screw mga idol. So, sukatan po natin ng battery na original mga idol at medyo mataas po ang ampere na ilalagay natin. So, ayan, tanggalin natin yung mga flex at tingnan po natin, silipin natin yung battery mga idol. So, replacement na po talaga. Kaya madali na po siyang lumubo. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, yan po yung battery na ipinalit na pangatlong palit na po ito. So, tingnan po natin mga idol, dito po natin malalaman na kapag replacement na po ang ipapalit natin ay wala na po talagang fuse. So, ayan, bakbakin po natin at tingnan po natin yung battery board kung meron ba ito fuse na nakalagay sa loob. So, ayan, tuklapin po natin yan. At kung napapansin nyo mga idol, ayan, kitang-kita na po ang pinaka battery board ay wala po talaga siyang fuse. Ayan, yan po ay replacement battery na po siya. Kaya mga idol, dito para mas tumagal pa rin talaga malubat, ayan, nilagyan ko po siya ng Oppo battery na galing mismo sa unit. At ayan mga idol, sinukat ko po siya. So ang model po pala na kinuhaan ko nito mga lods ay Oppo E5S. At kung napapansin nyo mga idol, sobrang sukat po talaga siya. Fit na fit po ang battery na ikakabit natin. So kaya kung mag-convert po kayo ng mga battery mga idol, tips ko lang. So sukatin nyo muna doon sa frame bago nyo ilagay or i-convert para hindi po masayang ang inyong oras. So ayan mga idol, original na po ito at tingnan po natin kung meron ba itong fuse na naka-install sa loob. Ayan, bakbakin na rin po natin yung pinaka tape niya na mga idol. So ingat-ingat mga idol kasi may positive at negative po yan, pwedeng maputol. At ayan na nga mga idol, kitang-kita po ang fuse niya sa battery board. So original battery po yan mga idol. Kaya yun po yung i-convert natin para magtagal na talaga to at hindi na po basta-basta lumubo. At bago ang lahat mga idol, i-tester muna natin yung board kasi nakatatlong battery na kung grounded o hindi. So kung napapansin nyo mga idol, wala po siyang ground. So isa lang po ang pumapalo. So ibig sabihin normal po ang board. So ayan, i-convert na po natin mga idol. Una, tanggalin po natin yung battery board. So kahit wala na pong fuse ang battery board na ipapalit natin mga idol, basta original po ang battery ay wala pong problema, hindi po yan basta-basta lumubo. At bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo dito mga idol. Yan lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video para ma-shoutout ko po kayo. At ayan na nga mga idol, binakbak ko na siya mga idol. Tanggal natin yung pinaka-battery board mga idol na galing doon sa Oppo. So ilipat po natin yung galing sa Redmi. So positive at negative, yun lang po ang tandaan nyo mga idol. Tistiran nyo po bago nyo ilagay. Kasi meron naman po yung point mga idol. So may nakalagay na plus, may nakalagay na minus. So doon nyo po itapat mga idol. So dito mga idol, ayan, tagalin na po natin. So ito po yung battery na nga original, positive at negative yan mga idol. So dalawa lang po ang nakahinang talaga dyan mga idol. So ayan, ilipat na po natin doon sa Redmi na battery board. So ayan, wala na po itong gamit. At ayan, kitang kita po yung fuse. At ito po yung isa mga idol, kahit wala naman pong fuse ay okay lang. So malalaman nyo kapag positive mga idol ay malakas pumalo at kapag ground ay bumabalik po siya. Ayan. So dito po natin malalaman ang positive at negative. So ayan mga idol, baliktad po siya. So ayan, ito po yung positive at yung ground naman ay sa kabila. So ang gagawin natin mga idol para makita pa rin yung sulat. So pwede naman mga idol kung gusto nyo i-convert na hindi na makita ang sulat. So pwede nyo po hindi nalagyan ng wires. So kaso lang dito mga idol, para makita pa po yung sulat natin sa battery ay lagyan po natin ng wire. So 4 to 30 po pala ang battery nito mga idol na i-convert natin. At yung pang MI mga idol ay 39 mAh lang po siya. So medyo mataas po ng kunti. At ang kagandahan mga lods ay original na po talaga siya. Kahit ma-overcharging ay hindi po siya basta-basta lumulubo. So kabaliktaran po yan sa mga replacement mga idol. Kaya kung magpapalit po kayo ng battery na replacement, dapat hindi po siya ma-overcharge. So 2 hours is enough na po yan mga idol. 1 hour pag puno na ay bunuti na. So yan, tinapat na po natin mga idol ang positive at negative.
So, ganun lang kasimple. So, kailangan nyo po ng tester mga idol. Huwag po kayo basta-basta maghula-hula pag naggawa kayo ng ganito or nag-convert dahil pwedeng pumutok po yan mga idol at masira po ang unit. Baka mamaya masunog po yan. At ayan, ibalik natin yung pinaka-tape mga idol kanina para wala pong ground. So, tupiin lang po natin ng konti at ibalik po natin ang naka-tape na tinanggal natin kanina na itim. At ayan mga idol, parang wala lang po nangyari. Kung napapansin yung mga idol, so nalagay na po natin ang battery board from MI to UPO battery. Kaya mga idol, sobrang satisfied po ang ganitong gawaan. Lalo na kung original po talaga na battery ang ilalagay sa mga ganitong unit. Kahit anong model mga idol, basta galing po sa unit, basta hindi lang po replacement, ay grabe, sobrang kunat po yan malubat. Basta hindi po lobo mga idol. Ayan. So kung napapansin mga idol, naikabit na po natin lahat at tingnan po natin. So yan po yung dati niyang battery at tingnan po natin mamaya kung mabubuhay na ba ito. So ayan, i-charge muna natin. Huwag po kayong kukurap, tingnan po natin kung gumana ba ito. At ayan na nga mga idol, lumabas na po ang Redmi logo. So kung nakikita niyo mga idol, UPO po yung battery na nilagay natin. At ayan, Redmi unit po ang kanyang model. So compatible po talaga siya mga idol. Lahat po ng battery mga idol, compatible po yan. Basta ang ginagamit nyo pong battery board ay same sa unit na kinonvert ninyo. At ayan mga idol, dahil nakatatlong baklas na ito at grabe, marami na pong dikit sa mga gilid-gilid at kailangan natin malinis. Ayan, so patong-patong na po talaga ang dikit mga idol kasi nakailang baklas na. So kailangan natin malinis mga idol para ma-fit pa rin po natin ang pinaka-sakit. At dahil medyo twist na rin po ang frame nito mga idol, kaya minsan aangat talaga siya ng kusa. Kailangan ng maraming dikit at malinis talaga siya. Ayan mga idol, pati po yung pinaka-takip niya ay grabe. Grabe na po ang dikit talaga kasi grabe na kailang baklas na po ito. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, ang dami po talaga mga itim-itim. Yan po yung mga adhesive na ginagamit or yung T7000 na natuyo na siya katagalan. So ayan, nalinis na po natin mga lods. At ibalik muna natin lahat ng screw na tinanggal natin. At ayan, tingnan po natin mamaya kung magtuloy na ba ito. So naka-charge muna tayo mga idol at tingnan natin kung mabilis ba siya mag-charge. At sa gusto pong magpaayos ng ganito mga lods, pwede po kayo mag-PM sa ating FB page, Jolphone TV Official New Page. So ayan, fast forward tayo mga idol. So nadikit ko na po yung takip niya. So gumamit po ako dito ng double sided tape. At ayan, binalik ko po yung fingerprint mga idol para gagana pa rin siya pagbalik. So ingatan nyo yun mga idol kasi pwedeng maputol yan dahil manipis lang po ang flicks. So double adhesive po ang ginamit ko dito mga idol. So ayan, kung napapansin nyo mga idol, medyo baluktot na talaga siya. So minsan mga idol, kusa po yan umangat. So ayan, alalayan ko na lang po yan ng pinaka T7000 pagkatapos ng video nito. So ayan mga idol, so 2 weeks na po ito ang video na ito mga idol bago ko po in-upload. At ayan mga idol, ang bilis po niyang mag-charge. So normal po ang kanyang charging. At ganun po karami yung dikit na natanggal natin dahil grabe nakailang baklas na. At tingnan natin mga lods kung mag-normal pa rin ang charging. At sana mga idol, suportaan nyo po ang ating channel para mas marami pa po tayong matulungan. At dito mga idol, ito na po yung kahuli-hulihan niyang paggawa na hindi na po talaga ito basta-basta lumubo. At ayan mga idol, meron pong password. So hindi ko na po hiningi dahil privacy po yan ang mayari. At sinubukan ko po i-charge. Ayan, charge naman po mga idol, wala na pong problema, fast charging pa rin. Ayan, fast charging po ang nakalagay sa screen. 100% na solve na po natin ang problema. At mga idol, hindi na po ito basta-basta lumubo. At ang gagandahan dito, matagal na rin ito malubat dahil original na po ang nilagay natin. At tingnan nyo mga idol, medyo bent talaga ang frame. So minsan ay kusa po yan umangat. At ayan mga idol, ito pa po yung pinaka problema na yung mga side button din po yan ay hindi daw po gumagana. Kaya ayan mga idol, i-check po natin. So normal naman po siya, ayan gumagana, volume up, volume down. At ayan, na-solve na po natin ang lahat po ng problema. At sana mga idol, suportahan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.